Kasi tayo na po ang lahat. Diba po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po ang Jesus Nazareno, tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Diba po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po ang Jesus Nazareno, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay Biyernes ng buwan ng Agosto, 11 ng buwan ay pagunita ni Santa Clara, isang monha na mula sa orden ni Santa Clara, at siya ay patrona ng telebisyon. Mga kapatid, isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon ninyo, kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang nabanan ng Team Nasyon ng Quiapo. Ang mga intensyon ng nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook, live YouTube at ibang social media dati sa, dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo, at ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idaglag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, at ang ating intensyon para sa lahat ng mga misyonero at misyonera ng mga Pilipino. Mga kapatid, gaya ng sinabi sa aklat ng Deuteronomio na sinabi ni Moises, nakakaiba ang paghirang ng mga Israelita sapagkat nakausap nila ang Diyos. Sa atin namang Ebanghelyo, ngayon ni San Mateo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na ang dapat sumunod sa Kanya ay kalimutan ang sarili, pasanin ang cross, at sumunod sa Kanya. Kuminsan, hindi tayo gaano makasunod sa ating Panginoon dahil sa ating pagkukulang at kahinaan, at dahil dito tayo nagkasala. Kaya dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakalaplo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara ng Assisi sa pagmalasakit sa mga dukhat, Aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamuhay na ikaw lamang ang inaasahan, upang kami pagindapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig.
Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at na makapangyarihang magawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalik ang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyong kadalakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos. Ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob, ikaw o Diyos ang nanguna sa bayan mong parangkawan, si Moises at Aaron, yung iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang inuusin sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mamala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamot noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Ano ang maibayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel sa panahong yaoy. Gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang nagawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumarito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Tayo po ay nasa Biyernes, araw ng ating Panginoong Nazareno. At ngayon ating ginugunita ang isa sa mga popular na mga santa, si Santa Clara ng Assisi. Santa Clara ng Assisi ay kilalang kilala sa atin sapagkat mayroon pa tayong mga kanta o awitin tungkol sa kanya. Siya ay pinanganak noong 1194 na Chiara Oprodozio, na ang tatay niya ay isang konti na si Favorino Scipi, at ang kanyang nanay ay mula sa Marlicana pamilya na si Ortolana. Ngunit kanya pong iniwan ito upang siya ay sumunod sa ginagawa ni San Francisco ng Assisi, ang mamuhay sa paghihirap at pagiging aba. Kaya siya ay nagpaputol ng buhok, pumasok sa isang monasteryo ng mga Benediktino, sa Bastia muna, pagkatapos nagpunta sa Damiano, na sa San Damiano, na kung saan doon nagsimula ang tinatawag nila na mga maralita na mga ginang, at tinatawag na ngayon na Ordo Santi Clari o mga Clarissa o Clarissini. At siya ay dahil sa kanyang ginagawa. Atin pong malaala ngayon ang sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 16, verso 24 hanggang 28. Sinabi ng ating Panginoon, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ito yung pagpapahalaga sa ating Panginoon. Kuminsan sa buhay natin, tinitingnan po natin ano ba ang mahalaga o pinahalagahan natin sa buhay upang ito'y magiging parang investment sa buhay natin. Sapagkat atin pong tinitingnan, ano yung ating itinanim, ano yung ating inihasik, ay siya rin ating aanihin. Kaya kapag ka kung ano ang ating gusto at sinimulan sa buhay, tayo ay magkaroon ng isang ugali o pagkatao gaya ng ating ginagawa. At para kay Santa Clara, minamahal niya ang Panginoon, kaya iniwan niya ang maharlika na buhay at siya ay nagpakahirap. Kaya
Dito rin makikita natin na ang buhay natin ay isang pagkilala sa Diyos gaya ng pagkilala at pagpakilala sa Kanya sa panahon ni Moises na mula sa ating unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 4, verse 32 hanggang 40, sinasabi na sino ba ang may Diyos sa ibang tao na nagpakilala sa apoy at tumutulong sa pagligtas sa kanila mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto, liban kay Yahweh na tunay na Diyos. At dahil dito atin pong makikita kung ano ang pinalagahan natin sa buhay ay siyang magiging pagkatao natin. Kung tayo nagpapahalaga sa material na bagay, tayo ay maging material din. Kaya kung ang isang tao ay pera lang, siya ay personality. Mukhang pera, ibig sabihin. Pero kapag pinipili natin ang Diyos, tayo'y magiging imahin at larawan ng Diyos. At handa po tayong magkaroon ng sakripisyo sa buhay. Sapagkat sa ating pagdarilita at pagsakripisyo sa buhay, atin pong natutunan na ang tunay na mahalaga, ang tunay na may saysay at magbigay kabuluhan ng buhay ay ang ating pagpili sa Diyos, ang ating pakikisa sa Kanya at ang ating pagkapit sa Kanya ng higpit kung saan ang buhay natin ay makikita na wala ng iba pa na minamahal natin, wala ng ibang mahalaga pa liban sa Diyos. At kung tayo ay mayroong Diyos, atin pong maangkin ang lahat. Bakit ang Diyos, siya ang pinagmula ng lahat? Lahat ng kayamanan, lahat ng kapangyarihan, lahat ng mga may buhay ay mula sa Diyos. At dahil dito, kapag ka ang Diyos ay nasa atin ang lahat, pero kinakailangan rin natin ang sakripisyo sapagkat ngayon sa postmoderno na panahon, pinalagahan ng mga tao ang mga material na bagay, ang pera, kayamanan, kapangyarihan at katanyagan, at kung minsan mga programa sa mga modernong panahon na tinatawag nating cyber technology o artificial intelligence o AI. At dahil dito, hindi na palagahan ang ating paing Diyos. Kung minsan ang mukha ng Diyos, lalo ng ating pong Jesus Nazareno, ay ginagawa na lang pagtawanan. At ito pa ang pinapasapasa natin sa TikTok at iba pang mga app sa cellphone na kung saan hindi na natin napahalagahan ang Diyos, nilalait pa natin, pinagtawanan pa natin. At dahil dito, kailangan natin ipahayag gaano kamahal ang Diyos sa atin. Pakitanong sa katabi mo, mahal mo ba ang Diyos? Pakitanong sa katabi mo, mahal mo ba ang Diyos? Pag mahal mo ang Diyos, dapat ipahayag natin na siya ay ating ginagalang, ating minamahal, at siya lang maging sentro ng ating buhay. At kapag kaganon, sinasabi ng ating Panginoon, siya ang ating buhay. Kaya kung sino yung gusto pang mag-alaga o dili kaya palagahan ng kanyang buhay, ay siyang mawalan nito. Ngunit ang siyang handa na mag-alay ng kanyang buhay sa pangalan ng ating Poong Hesus Nazareno, ay siya pang magkaroon ng tunay na buhay. Sapagkat sinasabi niya, Ebanghelyo San Juan, Kapitulo 10, verse 10, ako'y naparito upang magdala ng buhay at ito'y ganap at ikasya siya. Kapag ka siya ay nasa ating puso, kapag ka siya ang sentro ng lahat sa atin, kapag ka siya ang ating pag-asa, kapag ka siya ang ating tunay na pag-ibig, tayo ay maging bahagi ng Diyos. Magkaroon tayo ng tunay na pagpahalaga sa buhay natin sapagkat may Diyos. At dahil may Diyos, tayo'y may takot sa paggawa ng masama, sa pagkitil at pagpapahamak sa buhay. Matakot tayo sa kung anumang mga bisyo. Matakot tayo sa paggawa ng kasalanan. Sapagkat nariyan na ang Diyos na umibig sa atin, siya ang ating buhay. Siya ang mas mahalaga sa buhay natin. At dahil dito, mamuhay tayo sa kanyang pag-ibig, mamuhay tayo na siya lang ang saysay o kabuluhan ng buhay,
mamuhay tayo na siya ang Panginoon ng ating buhay. Isang Panginoon na nagmamahal sa atin. Isang pagmamahal na dakila sapagkat hindi tayo pabayaan ng Diyos dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pinamahal ko mga kapatid, sa pangitan ng paglimot sa sarili, pinapasan natin ang ating cross sa araw-araw na pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Atin pong itutugon, makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang lahat ng tumatanggap ng bigat ng tungkuling publiko naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga nagdusa at namatay para sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ng aming Panginoong Hesukristo, tanggapin mo ang mga panalangin ng naglalakbay mong bayan na naghahangad na matagpuan ang iyong kalooban sa pagsunod sa mayapak ng iyong anak. Siya na buhay at naghari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mapakinabangan nawa namin sa inulot na bunga ng aming paghahain upang katulad ng huwara naming Santa Clara, kaming dinadalisay nito sa dating paumuhay ay umunlad nawa sa paggamit ng buhay mong bigay sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasaw ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin Kapanginoon, tunay marapat ay kay aming pasalamatan. Ngayon ikinagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesus Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo. At naakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming binibigay ng anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong tamtin ng tanan. Ito ang panalangin amin ngayong nilingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaysa namang nagsisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang napari. Lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan niyo yung Espiritu ng banal na makalob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. At iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Kususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Usina aming Obispo at ang Tanang Kaparehan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo inapating kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang sanusin. Kaysa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Clara ng Assisi, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, magaling na utos. Sa turo ni Jesus, tapay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyayan mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan narawara. Iligtas sa kasalanan at talisulat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Ang buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po aming umaasa. Gabayan ako, iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay na darama ko ngayon at magpakailan.
ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcements. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organizations ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at kalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na 12:15 ng tanghali at ikalima ng hapon na susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Pinagbibigay alam din po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahen ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building. Sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawat dugo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halay pakundangan kay Santa Clara ng Assisi, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Yung pong wala pang kopya ng Lectio Divina para sa pong Jesus Nazareno, available pa po ito doon sa Information Guard. 130 pesos po isang kopya. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Sunang Quiapo at Naugnay sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggay ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawa na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Ngayon, araw ng Biyernes, ay pinagsikapan ninyo kahit mahirap ng makapila kay punta sa ating dambana. Pero narito kayo dahil sa inyong pag-ibig sa ating Panginoon. Ang pag-ibig na nagpahayag na ang Diyos ng pag-ibig ay iniibig ninyo ng tunay. At kung sino yung iniibig ninyo ay nagkamukha rin sa inyong buhay. Kaya palakpakan po natin ang ating Poong Jesus Nazareno at sa lahat ng mga narito ngayon. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga baybagay na pabasbasan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inayag mo sa inyo ng cross ang walang mahalo na pag-ibig ng Diyos ang katawan. Pakinggan mong kalingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na Manila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mga itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon nito na may maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ay kaniibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas o walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglay ng kapangyarihan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.